Shoutout sa mga taga-subaybay natin kabilang to si Ronald Verbosidad, Katsakino Ducusin, si Romeo Conchada, si Ronald Malyari at iba pa. At sa balita natin ngayon, mukhang itong si Chris Newsom ay hindi na mapipigilan ang paglipat dito sa Barangay Ginebra. Alam ng karamihan na ito ay malapit ng maging free agent at kapag ikaw ay unrestricted free agent, kahit sa ang team ay gusto mo nang pwedeng puntahan ay magagawa mo at hindi ka mapipigilan ng iyong mother team. At mukhang ganyan mangyayari ngayon dito kay Newsom. Nakita naman natin na itong si Newsom talaga ay mukhang interesado ng sumali dito sa Barangay Ginebra. At kapag yan ay nangyari, masasabi talaga natin na itong si Newsom ay magiging magandang asset to para dito kay Coach Tim Cone. Dahil alam naman natin lahat na itong Barangay Ginebra ay gusto niya palagi mayroong mga bagong players na makatutulong sa kanilang lineup. Siyempre kung matadagdag dyan si Newsom, malamang so sobra na sila doon sa guards, kaya baka i-trade na itong si Pringle, si Pinto, si Pesumal, itong si Rafco at yung iba pa nilang players, si Jason David, para makakuha naman ang isang big man para maging lalong solid yung rotation. Ang isa pa, itong si L.A. Tenorio, matanda na yan at hindi naman yan makapaglalaro ng habang panahon sa Ginebra. So asahan din natin na baka ito, kapag nagretiro, magandang pampalit yan si Newsom. Isipin mo kung meron kang backcourt na nandiyan si Newsom, si Ahan Misi, itong si Scotty Thompson at yung iba pang players, si Jeremiah Gray. Although baka matrade din to si Gray kung palaging pilay. Kaya tignan muna natin kung itong si Newsom ay magiging unrestricted free agent talaga, makukuha siya ng Ginebra ng walang kapalit at yan syempre ang gusto ng SMC. Kaya tignan na lang natin, hindi rin ito imposibleng mangyari. Dahil itong si Nats Pinto, nakita natin taga Meralco yan, nagpunta sa Ginebra. Kaya hindi na nakagugulat kung itong si Newsom nga ay ganyan din ang gawin at sundan si Pinto dito sa Barangay Ginebra para mag-champion. Siguro wala nang magugulat dito pero maraming mga teams ngayon, particular na itong SMC at MVP Group, ang interesado sa maraming players ng Rain or Shine. Pero ang ROS ay hindi interesado na makipag-trade sa kanila. Of course, number one na doon sa tinitignan ng SMC at MVP ay si Kit Datu, pero itong si Nokong, itong si Gio Mamuyak, si Ray Nambatak, at yung iba pang mga guards ng Rain or Shine ay tinitignan na rin nila, pati nga itong si Santi Santillan. Hindi na rin nakapagtataka dahil nakita na natin na maraming mga players naman ng Rain or Shine na eventually ay lumilipat dito sa SMC or MVP group, katulad ni Paul Lee, si Raymond Almasan, Jeff Chan, Ryan Aranya, si Jervy Cruz, at marami pang iba. So maraming mga nasa SMC at MVP group ang iniisip na baka eventually ay makuha rin nila ang mga nabanggit na players. Hindi ko nabanggit itong si Bobelga dahil mukhang hindi na interesado ngayon itong SMC at MVP group na makuha itong si Belga. At yun din siguro dahilan kung ba't pumirma siya ng 1-year extension dito sa ROS. Mukhang dito na talaga matatapos ang karir ni Belga, parang itong si Gabe Norwood. Dahil sa ngayon, mukhang itong mga teams ay interesado dito sa mga bagong big men nitong ROS. Pero syempre si Coach Cheng Yao, hindi yan papatalo pagdating sa mga trades. Kung sakaling kukuha nga itong SMC or MVP group ng isang player mura dito sa Rain or Shine Elasto Painters, sisiguraduhin na ni Coach Cheng Yao na magiging sulit yung kapalit niyan at hindi siya madulugi sa trade. Hindi katulad nung nangyari nung siya ay nandun sa NLEX Road Warriors. Kaya nga hindi siya nagtagal dun eh at umalis ka agad. Pero dito sa Rain or Shine Elasto Painters, kontrolado niya na yung mga trades na mangyayari. Kaya masisiguro niya na hindi siya madulugi talaga kung ano man ang mangyari dito.